Happy weekend, everyone! Welcome back to Master Che. Today, gagawa tayo ng baked shawarma. But before we start, please don't forget to subscribe! Narito ang ating mga ingredients. Gagawa tayo ng dalawang klase ng baked shawarma. Meron tayong ground beef and chicken slice. Meron tayong pepper, paprika, ginger powder, garlic powder, sugar, calamansi, cumin, and salt. Tapos, onion para sa ating pag-saute. And then, meron din tayong para sa ating garlic sauce, meron tayong mayonnaise, all-purpose cream, vinegar. And then, sa ating cheese sauce, meron naman tayong milk, butter, cornstarch, and cheese. Meron din tayong cilantro para sa ating pang-garnish. And then, ang ating mga salad, meron tayong pepino na na-slice ko na, tomatoes, and onions. Yung ating kumpletong ingredients and measurement, makikita nyo sa description box. Okay, start na tayo. Magsosaute muna tayo. Naglagay na ako ng oil. Lagay lang tayo ng onion. Lagyan natin ng konting salt ang ating onion para lumabas ang sweetness ng ating onion. Unahin natin ang ating ground beef. And then, season lang natin ng pepper and paprika. Ang ating ginger powder, garlic powder, konting sugar, salt, and ang ating cumin powder. Sa half kilo ng ground beef, marami nang makakakain. Haluin lang natin. Then, tatakpan lang natin. 5 minutes later. Check na natin ang ating beef. Lalagyan lang natin ng kalamansi. Kung gusto niyo ng lemon, pwede rin. Ngayon, ilalagay na natin siya sa ating baking pan. Set aside lang muna natin ang ating ground beef. Ngayon, isosaute naman natin ang ating chicken. Lagay tayo ng onion. And then, lagay natin ang ating chicken. Ayan, timplahan na natin ng salt. Ating pepper, paprika, cumin, ating ginger powder, garlic powder, and sugar. Tayin lang natin mag-change ng color ang ating chicken. Then, tatakpan muna natin ulit. Pabalikan natin ang ating chicken. 5 minutes later. Now, check na natin ng ating chicken. Ayan guys, luto na siya. Lagyan lang natin siya uli ng kalamansi.
Then, lagay na natin sa ating baking pan. Ngayon, gagawin naman natin ang ating cheese sauce. Lagay lang natin ang ating butter. At ang ating cornstarch. Haluin lang natin mabuti. Ito ang ilalagay natin sa ibabaw ng ating baked beef and chicken shawarma. And now, lalagay natin ang ating milk. Mix lang natin. Siguraduhin nyo lang na matutunaw mabuti ang ating cornstarch. Siyempre, lagyan din natin ng salt. And some pepper. Para may lasa ang ating sauce. Yan, lumalapot na ang ating sauce. Tayin muna natin. Ngayon, ilalagay na natin sa ating beef. Lalagyan lang natin na yung beef natin ng onion. Then, lagyan lang natin ng konting cilantro or wansui. Optional to guys. Kung hindi nyo type ang wansui, pwedeng hindi nyo naman lagyan. Pero, mas masarap siya kung merong wansui. Napakabango. Ganito rin ang gagawin natin sa ating chicken. Then, lalagyan natin ang cheese. Yan. Ngayon, yung ating chicken naman. Ngayon, ilalagay na natin sa oven ang ating beef and chicken shawarma. Ibibake natin siya ng 15 minutes para mag-melt lang ang ating cheese at mag-brown. Habang binibake natin ang ating shawarma, gagawa naman tayo ng ating garlic sauce. So, meron na tayong mayonnaise. Add lang natin ang ating all-purpose cream. Then, lalagyan din natin ng vinegar. Imimix lang natin. Lagyan natin ang ating garlic powder. Konting sugar, pepper, and salt. Yan, meron na tayong sauce para sa ating shawarma. Now, gagawin naman natin ang ating salad. Mag-mix lang tayo ng pipino or cucumber. Ating tomatoes. Siyempre, ang ating onion. Mimix lang natin. Lagyan natin ng konting salt and pepper. Siyempre, lalagyan natin ng wansui or cilantro for added flavor. Okay na, intay na lang natin ang ating shawarma. Narito na ang ating chicken and beef shawarma. Ngayon, titikman na natin. Pero bago natin tikman, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking mga pinsan na sina Gabe Estacio and Chito Bulan. Happy birthday, guys! And happy birthday to my good friend, Lorna Arganda. And my ati Beng Comia na nasa Hong Kong. Advance happy, happy birthday. Ngayon, tikman na natin ang ating shawarma. Itong pita bread natin, na in-oven toaster ko na siya. Pwede nyo rin padaanin lang sa pan para mainit lang siya ng konti.
Ngayon, maggagawa na tayo ng ating chicken. Konti lang para ma-wrap natin ang ating shawarma. Then, lagyan natin ng sauce. Tikman na natin ang ating chicken and beef shawarma. Sobrang bagay ng ating cilantro sa ating shawarma, guys. Tikman naman natin ang ating beef. Sarap! Sulit na sulit ang ating medyo mahabang preparation dahil napakasarap ng ating shawarma. Sana subukan nyo siyang gawin at hindi kayo magsisisi. Happy weekend, everyone! And sana nag-enjoy kayo sa ating video. Please don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo ang ating video. See you again next time, and God bless you all!